Malakas nga naman ang lukso ng dugo! Sa pagkathaya ng anak, nagpipilit na makita ang kanyang kaharian at ang kanyang mga magulang. Baka pausahan tayo pagkatinago natin yung bata. Hindi tayo pupunta sa Sabiro. Hindi siya si Arnea, Alena. Hindi siya ang ating anak. Huwag mong isarang yung isip sa posibilidad na siya ang ating nawawalang anak. Ipagkaloob mo na sa akin ngayon din ang brilyante ng lupa. Narito na ang brilyante ng lupa, Bathaluman. Huwag! Isa siyang manlilin lang! Nais kong magpulong agad tayo upang bumuo ng isang malakas na plano laban sa ating mga kaaway. Sumasang-ayon ako. Si Abria, kailangan natin siya. Walang sino man sa inyo may karapatang humawak ng brilyante ng aking kapatid! Kung ganun, ibubuwis mo ang buhay mo upang makuha namin ang iyong brilyante! Papadali sana ang paghanap ng aking anak. Narito yung tungkol. Tuluyan ang naglaho ang aking tungkod, Haring Ibrahim. At hindi ko na ito matatagpuan. Meron pa rin silang hindi makukuha. At yun ang ating pagmamahal sa Encantadia. Paumanhin, mahal na hari. Ngunit may nais makipag-usap sa inyo. Mga isinuguro sila ni Prinsipe Azulan. Papasukin sila. Masusunod, mahal na hari. Avesala, isang pagpupugay, mahal na hari. Dilawan! Pinulong Imaw, ikinagagal ako ang ating muling pagkikita. Sandali. Magkakilala kayo? Si Dilawan ay isang Adabian, Haring Ibrahim. Ngunit hindi siya sa Adabian na nirahan. Dilawan, saan ka naman nakatira ngayon? Sa kaharian ni Prinsipe Azulan, Imaw. Oo, doon na ako nakatira ngayon. Kung ganun, marahil ay may balita kayo hinggil sa pagdalaw ni na Prinsipe Azulan. Kailan sila darating? Kasama ba si Agatha? Agatha? Sinong Agatha? Ibrahim, siya ang dama ni Prinsipe Azulan na nakita ko. Ikinalulungkot ko, mahal na Reyna. Ngunit nais kong ipabatid sa inyo na hindi sila makakarating dito. Tinanggihan ng prinsipe ang aking paanyaya? Sa anong dahilan? Naghatid lamang kami ng mensahe, mahal na hari. At ang dahilan sa likod ng mensaheng ito ay hindi ko nabatid. Kaya paumanhin kung hindi ko kayo masasagot. Cassandra, basahin mo kung anong nakasulat dito. Messi, Jevi, Dante. Galing. Kaya mo bang isulat ito? Ila, asan po ang aking ina? Baka hinahanap na po kami ni Ilo sa Sapiro. Marahil ay pabalik na sila ni Wahid ngayon. At pagbalik nila ay kasama na nila ang iyong Ila Perena at Ila Danaya. Ila, bakit po ganun? Bakit kanina pa po ako hindi mapalagay? Mahal na Sangre, dumating na po ba si Lira? Yun ang pinag-uusapan namin ni Cassandra bago ka dumating. Nais niyo po bang hanapin ko sila? Hindi na. Ako na lamang ang gagawin. Bakit hindi ka na naman mapalagay, Alena? Iniisip mo pa rin ba si Agatha?
Hindi ko na siya makikita, Ibaro. Ano kaya ang dahilan kung bakit hindi pinaunlakan ni Prinsipe Azula ng ating imbitasyon? Huwag mo munang pagbuhusan ang panahon ng pag-iisip ng isang bagay na wala pa namang kasiguruhan. Paano kung siya nga ang ating anak? Paano kung hindi? Eh di lalo ka lamang masasaktan. Pagkat nasayang lamang ang iyong panahon. Alena, may awa ang Bathala. At alam kong gagawa siya ng paraan upang maibalik sa atin ang ating tunay na anak. Ila? Danaya? Kailangan malunasan si Reyna at Danaya. Anong nangyari sa'yo? Hindi kami nagtagumpay na makuha ang brilyante mula kay Evria. Pagkat dumating si Ether. Si Perena. Naiwan siya sa Hattori, Amiya. Siya ang nakikipaglaban ngayon sa kanila. Hindi kaya ni Perena mag-isa ang bathalang yun. Susunod ako sa kanya. Mayong kayo dito. Si Agatha. Mukhang nagmamaktol. Malamang hindi niya nagustuhan na naging pasya ni Azula na huwag magtungo sa Sapiro. Abay, kung gusto niya, siya na lamang magtungo doon mag-isa. Hoy, Agatha! Baka gusto mo tumulong sa aming manguha na makakain natin? Ba, nagdadabog pa? Siguro masama ang loob mo sa naging pasya ni Azula na huwag magtungo sa Sapiro, no? Hindi kasi siya marunong makinig sa pakiusap. Napakasimpleng bagay lang na hiniling ko. Eh, sa ayaw ni Azula, eh. Kung kaya't, wala kang magagawa kundi tumulong sa aming manguha na makakain natin, ha? Tiyang ka na nga. Shinea! Hoy, lumalokang bruha! Anong winika mo? Impakta! Maldita Bruhilda! Hindi porket model-model ang kaya, uuro nga kita. Ay,
Napakasaya ng buhay dati doon sa Anabia, hindi Madilawan. Doon ay napakarami pa natin. Kundi lamang naging kadid ang Hatoria. Maaaring hanggang ngayon ay buhay pa ang ating mga kasama. Tunay ang iyong tinura, Rimaw. Kaya kung minsan ay nalulungkot ako para sa mga napayapa nating kasama, tunay na walang buting na idudulot ang tikmahan. Ano pa man ang dahilan nito? Pagkat pinakamahalaga ang buhay ng isang nilalang. Ay, totoo ang iyong tinuran, Dilawan. At alam din ito ng lahat ng mamamayan dito sa Encantadia. Ngunit, paulit-ulit pa rin nagaganap ang digmaan. Nakakalungkot. Ayoko nang pag-usapan natin ito. Teka, paano ka nga pala napunta sa kaharian ni Prinsipe Azulan? Mahabang salaysay, Imaw. Minsan kasing nalagay sa panganib ang buhay ko. Siya ang sumagip sa akin. Lagalag kasi yang si Azulan. Kung saan-saan pumupunta. At napakabilis ng kamay noon sa pagnanakaw. Di mapantayan! Ano ka mo? Si Azulan? Isang magnanakaw? Sinabi ko ba yun? Ape, kung sakaling may sumulpot na mga kaaway, tutulungan mo ba ako? Hindi! Okay, pasaya! Mga kawal! Ano ka ba? Agata, ano ginagawa mo dito? Nangunguha kami ng halaman upang makain. Nang makita ko kayo. Magandang pagkakataon. Sinasabi na nga ba't may magandang patutunguhan yung pagpilit ko sa'yo na dito tayo dumaan? Patungong lireyo eh. Agata. Ano na pa siya ni Prinsipe Azulan? Makakarating pa kayo sa Sapiro? Ayaw niya. Ngunit gusto ko, pagkat nais kong makarating sa palasyo at na makita ang Reyna at Hari. Maaari niyo ba akong samahan sa Sapiro? Oo naman! Tiyak, matutuwa si Reyna Elena kapag nakita ka niya. Tayo na! Ngayon din ay paroroon na tayo sa Sapiro. Ape, halika na! Halika na! Hindi pa ako lasing, Dilawan. Dinig na dinig kong sinabi mong siya'y isang magnanakaw. Hindi, Imaw. Ang ibig kong sabihin ay galit si Azulan sa mga magnanakaw. Napag-ahalata na kasi ang katandaan mo, Imaw. Kaya humihina na ang iyong pandinig. Ganun ba? Mabuti pa eh. Isang tumba uli. Tumba! Sasakupan ng Sapiro Arcay. At ito naman ang Salireo. Maraming lagusan ng kapwa kahariang ito. Napakadali nilang usubin. Oo. At sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng mga hator at ng mga nalalabi pang Eterian, kamit ko na rin ng tagumpay na matagal ko nang hinahangat. Anong hinahangat? Ang sakupin na ng tuluyan ang buong Encantadia!
Bakit manggagama? Hindi ko alam kung paanong pabalikin ang kanyang diwa. Hindi nakatulad ng mga pangkaraniwang engkantado si Akil. Siya ay tumuntong na sa Tebas. Kaya isang makapangyarihang nilalang lamang ang makakapagdulot ng ganitong karamdaman. Delikado ito. Sapagkat tuluyan siyang makakabalik sa Tebas kapag hindi na bumalik ang kanyang malay. Huwag niyo siyang pababayaan. Talumang Ethan, ano nangyari sa inyo? Bakit tila kayo naliligalig? Tinangkang kuni ni Pirena kay Avria ang brilyante, ngunit hindi siya nagtagumpay. Mabuti na lamang at namagitan ako. Nasaan si Avria? Kung hindi nagtagumpay si Pirena sa pagkuha ng brilyante kay Avria, nasaan ang kapatid ko? Akil? Kumising ka na. Alam kong isa ako sa mga dahilan kung bakit ka nagbalik dito. Kaya kumising ka na. Huwag mo akong iwan muli. Kumising ka na, Akil. Wala na siya. Pinaslang siya ni Danaya. Malakas ang kutob ko na lihim ng gumagawa ng hakbang upang lumusob dito si Lahagoy. Anong ngayon ang pinaplano mong gawin, mahal na Reyna? Gusto kong maging handa ka sa bawat sandali. Lagyan ng kawal ang mga lagusan. Hindi naman lingit sa inyo ang kabuktutan ni Hagoy. Danaya. Salamat at nakabalik na kayo. Ano ang nangyari? Nalaman na namin ang kahinaan ni Ether. Ano? Ang ating mga brilyante. Yun ang kanyang kahinaan. Eh, Chope naman pala yung wannabe braguda na yan sa kapangyarihan natin eh. Kaya pala hinahangad niyang makuha ang apat na brilyante upang siya'y lubos na maging makapangyarihan. Inuna na lamang niyang kunin ang sayo, Danaya. At yun din ang dahilan kung bakit hindi siya basa-basang sumusugod sa atin. Alam niyang hindi kaya ang mga brilyante. At yun din ang dahilan kung bakit iniisa-isa niya ang pagkuha nito sa atin. Ngunit hindi siya magtatagumpay. Dahil sa kapangyarihan pa lamang ng brilyante namin ni Amihan, napasuko na namin siya. Kung gayon, kailangan makuha ko sa kanya ang aking brilyante upang matalo na natin siya. Ano pang hinihintay natin? Sugod, mga kapatid! Ngunit paano?
mukhang magiging masagana ang ating pagkain dahil sa inyong mga dala. Mahusay kasi kami kumuha ng makakain mo! Teka, bakit dalawa lang kayo? Nasaan si Armea? Wala ba rito? Anong wala dito? Eh, kayong tatlo ang magkakasama. Kung ganoy, tamang hinala natin, Violeta. Anong hinala? Nawawala si Armea! Dahil pinabayaan niyo. Huwag ka sa amin magalit, Azulan. Wala kaming kasalanan. Aligaga kami sa pagkuha ng ating makakain na bigla na lamang siya nawala sa aming paningin. Ang akala namin, nauna na siya dito. Alam ko na kung saan maaring nagpunta si Armea. Saan? Makapangyarihan ka, Bathaluman. Bakit hindi mo ibalik ang hininga ni Avria na kinuha ng mga sangre? Hindi ko magagawa, Hagorn. Hindi ko magagawang buhayin muli ang isang nilalang na pangalawang beses ng pinutulan ng hininga. Kung ganon, papaano ko maipaghihiganti ang aking kapatid na si Avria? Sa lamang ang paraan. Si Arman. Si Arman lamang ang pag-asa natin upang tuluyang magapi ang mga sangre. Huwag ka nang malungkot, Elena. Ngayon mismo ay alis ako upang muling hanapin ang ating anak. Haribring! Ape, kwento. Ano't narito kayo? Hindi ba't pupunta kayo sa Lireo? Yun ho ang balak namin. Ngunit may nakasalubo kami isa nila lang na siguradong ikatutuwa niyo makita. Sino siya? Sa abot po ng aking mga kaya, mahal na Rina. Maari bang makita namin ang niligawan? Ikaw basta maniniwala sa mga pinakikita nilang kagandahan. Dahil hindi maglalaon, katulad ng sinabi sa iyo ni Avria, kapag nalaman nilang ikaw ay isang Eterian, ikaw ay kanilang papatayin. Dahil nakipaglabang ka na noon bilang parte ng iyong mission. At ngayon, iba na ang dapat mong harapin. Yun ang iyong pagiging ina kay Cassandra. Pero kaya ko naman pagsabay ng tungkulin ko kay Cassandra bilang ina. At ang tungkulin ko dito sa Encantadia, may kailangan ba ako nalaman? Sandali.